Hello mga Karelos, welcome back to my channel. So ako nga pala si Smile Official at ngayong video natin ang ituturo ko sa inyo ay kung paano alisin ang moist ng ating mga relos. So yung moist na tinatawag natin ay yung pagkakaroon ng fog o yung paglabo ng ating salamin. So ang nagiging problema ng ating mga relos kaya nagkakaroon ng moist ang kanyang salamin ay dahil una maluag yung pagbabalik ng back case niya, yung taklob ng relos, baka hindi nasikipan masyado. Orang ikalawa, yung gasket niya sigurado manipis na yung back case at yung crown. So yun lang naman yung nagsisilyado niyan, yung gasket ng ating back case at crown. So kung wala yung problema, yung dalawa na yon, so baka sa paghihigpit lang o sa pagbabalik ng back case, baka medyo maluwag. Kaya kahit malamig lang yung lugar o yung panahon, nagmo-moist siya, or kapag nabasa, mabilis siya mag-moist. So ganito lang yung gagawin natin para malinis natin siya. So syempre, una, alisin natin yung spring bar. Ayan. Nagamit tayo ng tweezer. So where's my tweezer? So ayan, yung spring bar tanggalin lang natin, no. Tusukin lang natin tapos isang tabi lang natin yung spring bar. So pagkatapos gagamit tayo ng pambukas. So back case opener ang gamit natin. So sa pagbabalik, pagtatanggal niyan, kailangan nating ingatan yung kanyang back case na hindi magasgasan, pero hindi naman talaga 100% na hindi magagasgasan, lalo na kapag nag-slide yung ating pambukas. O kaya dapat kayong mga customer, matuto kayong tumanggap na kapag nagasgasan yung inyong back case. So huwag sana kayong magalit kasi ginagawa naman lahat ng technician na hindi magasgasan. So talaga nagkakaroon ng problema yung mga opener, kaya nagkakaroon ng maliit na gasgas, so yung scratch. So ganyan lang. So titingnan natin kung maluwag yung back case. So alam na agad natin kung anong problema. So yan, hindi ako pumersa, so mabilis siya nabuksan. So ang problema yan, ang problema lang ng relos ng ating customer ay hindi nahigpitan yung back case. So ang gagawin natin mamaya pagbabalik, so higpitan lang natin siya. Sa ngayon, alisin lang natin yung moist. So ayan, oh, kita nyo. So kapag mag-aalis tayo ng stem, itong tinatawag nating stem ay ito. So pag mag-aalis tayo dyan, nahanapin natin yung may indication na push. So ayan. So ayan siya. Push. Ayan, push, tapos may nakatutok na arrow na maliit papunta doon sa loob. So ganito lang yung gagawin natin, no? So yan. So yung model nito is YM82A. Yan. Model niya is yan, no? Yung makina YM92A, no? Yan. So ang gantong klase ng model ng makina, bago natin mabunot yung kanyang stem, so hatakin muna natin yung kanyang crown. Yung unang hatak, yan. Palalabasin natin yung dot. Yan, hatakin lang natin ang unang hatak. So may lumabas na dot doon sa ilalim. So hindi kita masyadong madilim. So pasensya nyo na. So hatakin nyo lang ng unang hatak, may makikita kayong maliit na dot doon. So pagkatapos gagamit kayo ng matilos na pin. So yung matilos na pin yan, ito. Matilos na pin. So yung may dot dito sa loob, tutusukin nyo lang siya. Yan. Tusukin nyo lang sa kanyo bubunutin yung stem. So maalis na siya. No? So sa pag-aalis ng washer, yung plastic washer ng makina, so tutuunan natin yung pinaka-machine para hindi siya
masira. No? So, baka bigla nyong batakin. So, magkakaroon kayo ng problema pagdating doon sa mga kamay, yung krono. Yan, katulad nyan, nalaglag. Kita nyo, nalaglag. So, yan yung problema na kapag hindi natin tinuunan yung makina. Pinabayaan lang natin. So, yun yung iingatan nyo. Yan. So, yan. Ang nalaglag dito ay yung kanyang subdial hands. No? So, ibabalik lang natin yan. Gagamitin natin mamaya. So, ang gagawin lang natin, lilinisan natin yung glass niya. So, kita nyo, malabo. Set aside lang natin yung dial niya. Malabo siya, no? So, pag maglinis niyan, pwede kayong gumamit ng basahan. So, ang kadalasang ginagamit ko ay tissue. Mas mabilis luminis yung glass kapag gamit ay tissue. So, clear talaga yung glass nung inyong relos. So, baka magtanong pa kayo kung anong gamit na tissue, na anong brand nung tissue. So, kahit anong tissue, pwede nyo siyang gamitin, no? So, tuunan nyo yung glass, yung ibabaw, saka nyo siya trapuhan o punasan. Punasan nyo lang yan para luminis, no? So, kahit sa bahay nyo, pwedeng-pwede nyo nang gawin to. So, kung may mga relos kayo na may moist yung loob ng makina, kung may moist yung loob ng relos nyo, so, sobrang dali lang. So, yan. Tapos, punasan nyo yung ibabaw para makita nyo yung moist kung nalis. Yan na. So, crystal clear na uli siya. So, linisan lang natin na mabuti para mawala yung moist. Yan. So, yan na. Crystal clear na. So, hahangin na natin siya para maalis yung mga alikabok. So, ayan. Wala na. So, set aside lang natin to. Balikan natin yung makina. So, itong makina natin, no? Nakita nyo, naalis yung dalawang subdial hands. Ang gagawin lang natin dyan, ibabalik lang natin siya ng pa-12 o'clock position. So, baka magkabaliktad ang paglalagay nyo, no, mga kapwa natin, karelos. Baka magkabaligtad itong subdial seconds natin ay malaki. Ito ay maliit. So, dapat yung maliit na subdial hands dun sa maliit at yung malaki ay dun sa malaki na subdial, no? So, ito yung maliit. Yan. What we do here is go back, 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 back. O yan, tapos na. So pagkatapos nyan, bubugahan lang uli natin yung dial. Alisin lang natin yung abog-abog o yung mga alikabok. Pagkatapos, sa paglalagay naman, so sa paglalagay ng dial,
pataasin natin siya kasi hindi nagpa-plat to. So, isa pa. So, paglalagay ng dial, ganito lang yan. So, yung bandang alas 3, yung pinapasokan ng stem and crown, yun yung unahin nyo. So, ganyan. Tapos, hawakan nyo yung pinapatungan, saka nyo ihiga. So, nakalagay na siya. Tapos, yung washer, ang unahin nyo naman ay hindi ito. Kasi meron siyang push button. Yan. Sasabit yan doon sa makina. So, ang unahin nyo yung dulo. Meron siyang indication kung saan nyo ipapasok doon sa pinakakanal ng casing. Yan. Pasok nyo siyang ganito. Hindi, dahan-dahan lang. So, dahan-dahan lang kasi baka masira natin yung relo. So, huwag nyong ipipilit kung masikip. So, dapat maluwag. Masasaktan ka kung masikip. No, so, ibababa nyo yung push button nya. Yung pinaka tinatamaan ng push button. So, pagkatapos nyan, dapat hindi siya sumasabit doon sa pinaka makina ng relos. So, pag nakababa, nasaka nyo siya itulak pababa. No? Ayan. Dapat level yung kanyang washer. So, hindi nakaangat. Hindi nakaangat yung kabila at lubog yung pinaka kabila. Dapat pantay lang. So, pag lalagay ng stem, napakadali lang. So, lagyan nyo ng silicone para hindi mag-moist. So, ito yung silicone na gamit namin, no? Pang water resistant. Tapos, yan, konti lang, lagay nyo dun sa gasket. Yan. Tapos, ipasok nyo dun sa stem. Yung stem, ipasok nyo doon sa makina. Push nyo lang. Yan. Lock na yun. Automatic na maglalock yun. And then yung back case, kunin nyo yung gasket. Yan. Totally ito, nalagyan to ng silicone. Ang problema lang nito, hindi nila hinigpitan yung pagsasarado. Kaya pinapasok siya ng moist. Medyo tinipid din nila yung paglalagay ng silicone sa gasket. So, huwag nyong gagawin yun. Huwag nyong tipirin. Kasi isa yun sa magbibigay ng silyado sa ating mga back case ng relos. No? Matutulungan niya hindi makapasok yung mga moist. So, yan. May silicone na, saka natin siya. Ibabalik yung taklob. So, dandahan lang. Tapos, punasan nyo lang kasi meron yan silicone sa gilid. Ilalak lang uli natin gamit yung opener. Yun din yung pangsarado. So, higpitan lang natin siya ng mabuti. So, yan. So, pasensya na kung di nyo na makita, no? Kasi yung strap tumutungo. Ayan. Silyado na siya. Saka malinis na yung glass. So, wala na yung malabong parte sa ating glass, no? So, yun lang. So, kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, so, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe, like and share, and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga bago na video tutorial. So, maraming salamat sa inyong panunood, mga katao at mga kapwa karilos. God bless you, everyone. So, kung kayo may mga katanungan pala tungkol sa inyong mga relos at kung kayo may mga problema, pwede nyo akong i-chat or mag-PM kayo sa aking Facebook account or sa aking Facebook page, Ismael Official. So, wala nang iba, Ismael Official lang. Pwede nyo akong i-direct doon para magtanong kayo sa patungkol sa inyong mga relos. So, maraming salamat.